At paglabas niya sa templo, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, masdan mo, pagkainam ng mga bato, at pagkainam ng mga gusali." At sinabi ni Jesus sa kanya, "Nakikita mo baga ang malalaking gusaling ito? Walang matitira ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na di ibabagsak." At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga alibo sa tapat ng templo, ay tinanong siya ng lihim ni Pedro at ni Santiago at ni Juan at ni Andres. "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagkamalapit ng maganap ang lahat ng mga bagay na ito?" At si Jesus ay nagpasimulang magsabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong paligaw kanino mang tao. Maraming pari dito sa aking pangalan, na magsisipagsabi, 'Ako ang Kristo,' at maliligaw ang marami. At kung makakarinig kayo ng mga digma at ng mga alingaw-ngaw ng mga digma, ay huwag kayong mga gulumihanan, ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari, datapwa't hindi pa ang wakas. Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at lilanggol sa iba't ibang dako, magkakagutom, ang mga bagay na ito'y pasimula ng kahirapan. Datapwa't mangag-ingat kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin, at kayo'y hahampasin sa mga sinagoga, at kayo'y magsisitindig sa harap ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa akin, na bilang patuto sa kanila. At sa lahat ng mga bansa ay kinakailangan munang may pangaral ang Ebanghelyo. At pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan, at kayo'y ibigay, ay huwag kayong manggabalisa kung ano ang inyong sasabihin, datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na yaon, ay siya ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. At ibibigay ng kapatid sa kamatayan ang kapatid, at ng ama ang kanyang anak, at magsisipag-imagsik ang mga anak laban sa mga magulang, at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapuputin ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Ngunit pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira, na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan, unawain ang bumabasak kung magkagayo'y magsitakas sa mga bundok ang ng asa Judea. At ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok, upang maglabas ng anuman sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapwat sa aba ng nangagdadalang tao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong taginang. Sapagkat ang mga araw na yaon ay magiging kapigatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Diyos hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang, na kanyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw. At kung magkagayon kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito, ang Kristo, o, nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulang Kristo at mga bulang propeta, at mga magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan, upang mailigaw nila, kung mangyayari, ang mga hirang. Datapwat mangag-ingat kayo, narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighatsang yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At manggalalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatol ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayo'y makikita nila ang anak ng tao na napariritong nasa mga alapaak na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. At kung magkagayo'y susubuin niya ang mga anghel, at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nang akita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa manggaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon.
Gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kanyang bahay, at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipi, sa bawat isa'y ang kanyang gawain, ay nagutos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan pari dito ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon, o sa hiting gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mangarap ng nanggatutulaw. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Please support JNMM TV, like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating bagong upload na video. Thank you for watching.